Nananawagan ang mga otoridad sa mga kaanak ng isang binatilyong nabundol sa Quezon City nitong Linggo na agad makipag-ugnayan sa kanila. Nananatili pa rin sa FEU General Hospital ang di pa nakikilalang biktima. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Kritikal ngayon ang kondisyon ng di pa nakikilalang binatilyong ito matapos mabundol bandang alas 7 ng umaga nitong Linggo sa Don Mariano Marcos Avenue, North Fairview, Quezon City. Walang pagkakakinanlan ang tinatayang 14-anyos na biktima na nakasuot ng itim na shorts at puting t-shirt ng dalhin sa FEU General Hospital. Ang nakabundol daw mismo sa bata ang nagsugod sa kanya sa ospital. Na-opera namin siya, in-evacuate yung dugo dun sa kanyang brain, craniotomy. Sa salaysay ng driver mula sa Center Island, tumawid daw ang bata kaya nahagip ng kanyang kotse. Hindi nagamit yung pedestrian lane kaya biglang sulpot siya kaya natamaan siya ng sasakyan. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na unang tumama yung katawan ng biktima dito sa gawing hood at bumper nitong kotse. Sunod niyan, sa lakas ng impact, bumanda raw ang ulo ng bata dito sa gawing windshield dahilan para maganda basag-basag ito. Nagresulta rin ito sa internal hemorrhage sa gawing kanang bahagi ng ulo ng biktima. Aabot na sa mahigit 200,000 piso ang gastusin ng pagpapagamot sa biktima. Pansamantalang pinalaya ng mga otoridad ang nakabundol na driver na nangakong tutulong sa gastusin sa ospital. Nananawagan naman ang mga otoridad sa kaanak ng bata na kaagad makipag-ugnayan sa kanila. Steve Dailisan, GMA News.